Yan, bumalik po ako guys ng 2008 sa pagkakalapate. So, 2016 sa pagkakalapate. So, noong hindi na po ako makaalis, wala po akong paglilibangan at super stress, no? So, ito yung naging kwan ko, no? Naging stress reliever ko kasi napakagastos. Ang gusto ko lang alagaan, nasa 20 lang siguro kasi ganito karami. Pero dumami po ng gusto yung aking mga kalapate, no? So gawin niyo po to, no? Sa inyong mga kalapatian, sa umaga, lalo na sa young bird, magpakain muna po kayo. Huwag nyo naman po bubusugin, no? Pakainin nyo lang po sila na hindi po sila kung sakaling madagit man sila, may laman po yung kanilang mga butchi. So kung yayain sila na kumain, hindi po sila papasok, no? So hindi po sila kuha, no? So tama na po yan, no? Papatukan natin. So sa experience na ganun guys, yung pagpapalipad ng 34 hours sa experience ko simula ng 2016, no, nag-alaga ako ng kalapati, hindi pa po ako naka-experience ng ganun, no, na 4 hours na tuloy-tuloy. Yan guys, yan yung mga panlaban natin sa kwan, no, norte, no. So 20 po yan mahigit, no. Ayan, may pang color na tayo. At sana, no, tumagal sila sa laban, guys, no. Napalipad na po natin yung mga pang NDR natin. So inulit ko, hindi ako naglaro ng summer dahil hindi naman tayo ganun ka-kwan, guys, no. So atin, libang-libang lang itong pag-aalaga ng kalapate. So hindi tayo magpapatagal. Ang welcome back to Lockstar Loop TV. So matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload. Siguro ngayon, tuloy-tuloy ulit tayo, no? At napakasarap din talaga, no, na mag-share ng konting kalaman sa pagkakalapate, lalong-lalo na na experience mo. So ang pag-uusapan natin, hindi tayo magpapatagal yung napag-uusapan ngayon sa Facebook na 4 hours o 3 to 4 hours, no? So totoo po ba yan, no? So hindi po natin mapapatunayan yan kung hindi natin na-experience, no? So siguro kaya nila sinabi yun, na-experience nila, no? Masasabi kong napakagandang pangitain, no? Dahil nagkuha na po tayo, no? Nade-develop na nila ng gusto yung mga stamina ng ibon at maaari nang tumagal sa liparan yung ibon natin kasi sa ibang bansa nga ang speed ng ibon nila ngayon 17-18, no? Kung 10 hanggang 14 ka lang, maaaring kulelat ka na sa mga laro sa OLR Hauser Classic sa USA, no? So, pero dito sa Pilipinas, masaya na tayo, no? Basta umuwi yung kalapate natin, mag-speed siya, maintain 1,000, masaya na, no? Sa hirap ng karera dito sa atin sa Pilipinas. Ngayong, kagaya ngayong SDR 2024, no? Napakahirap talaga pong halos parang masaker yung mga karera. Konti lang talaga yung nagka-clock out of 1,000, no? Hundreds lang po yung nagka-clock, no? So proud ako dahil hindi man ako nanalo, pero nagkasakit pa yung mga ibong ko, pero nakapagpadulo po ako, no? So hindi po ako naiyang sabihin sa inyo, pero marami na po akong ibon na nilipad ng mga ibang tao na nagpapanalo rin at talagang nasisiyahan sila sa linyada ng naibigay natin sa kanila at pinagkatiwalaan tayo. Pero hindi ko po pwedeng kunin yun, no? Inulit ko po, hindi ko pwedeng kunin yung moment nila, no? Kasi nga sila po ang naglipad, kasi nakakaya naman, nagpo-pose sila tapos sabi mo aking ibon yan, so anong mararamdaman nila? So pinababayaan ko lang. So deep inside alam nila na sa akin nanggaling yung ibon, ganun, no? So ayokong syempre, no, bilang isang kaibigan, nire-respeto natin yung mga yan, no? So pag kami nagkukwentuhan, ayun, okay lang yun, no? So itong 3 to 4 hours, no, may nagsabi tao na yan. So doon yan sa ibang bansa, no? Tumatagal na doon 3 oras o 4 na oras yung lipad ng ibon nila.
Kasi nga po maganda po yung klima nila, malamig. So, 'di ba nga nakakabalita kayo yung mga tipler, lumalagpas yata ng 7 oras, no? Doon daw sa taas. Ako hindi ako naniniwala eh, kasi hindi ko nakita o hindi ko na-experience, no? So, masasabi mo lang 'yan pag na-experience mo na, kagaya yung isa rito na nagsasabi na 4 na oras lumilipad yung kalapate nila, maaaring na-experience nila. At magandang kwan yun, magandang diskarte yun na dapat nating matutunan din, no? So, sa base sa experience ko simula 2016, no, hanggang ngayon, no, may lumipad po na kalapate ko isang beses, 2 oras mayigit, no, nung ginagawa po yung bahay ng chewing ko, tapos wala pa po yung matataas na bahay dito, kundi flat lang po kami. So, good. Pero may nakikita talaga ako yung mga kaibigan ko dyan, 2, hindi ko nababanggitin yung pangalan. So, lumilipad po talaga yung kanilang mga kalapate, isang oras mayigit, inaabot ng 2 oras, tuloy-tuloy po yung balik-balik lang. So, pero 4 na oras, di pa po ako nakakita noon. So, pero pwede po mangyari yon, yung sinasabi nila, kagaya po ng diskarte ko nung natututukan ko po yung kalapate ko. Ito, wala tong tindahan. Magpapalipad po ako sa umaga, tapos pahinga, isang oras, palipad na naman, pahinga, isang oras, palipad na naman. So, may kasama po pong force fly yun. So, akala ko, 50-50, makakabuti o hindi eh. 50-50 po yun, no? Base sa akin kasi, sa aking karanasan, sa aking obserbasyon, hindi po basehan yung paglipad nila ng matagal na mananalo ka na, no? So, ang nagdadala pa rin yan, guys, yung quality ng iyong kalapate, yung memory nila, talaga. Kaya nga po, meron tayong mga linyada na kagaya sa akin, kinokoleksyon ko itong linyada na to, magaling, long distance, may speed bird. So, kanya-kanya ng eksperimento ng kalapate, no? Kailangan kasi ngayon mabilis na yung kalapate mo, tapos matibay pa sa uwian, no? So, pero, no, nakakatulong po yung pagpapalipad natin ng matagal, kasi nga po ang karera natin hindi naman po malapit, no? So, habang tumatagal, lumalayo po yan. At kailangan ma-reach nila talaga yung kayanin nila yung karera na tatahakin nila, no? So, yun po yung may tutulong natin. Magpalipad tayo, the more, the better, no? Pero may mga sistema rin po yan, no? Hindi naman pwede na palipad ka na palipad. So, base sa experience ko, sa paglilipad ko, kagaya ngayon, yung kalapati ko na napadulo ko, hindi po nalipad yan. Nalipad po, nalipad, pero hindi po nagtatagal. Bakit? 2 ikot, 3 ikot, bababa doon sa mataas na bubong, tatambay, tapos pag gutom na, bababa. Tapos maghapon, ganun na lang yan. Kung hindi ko bubugawin, pag binugaw ko, dadapo dyan sa poste. So, sabi ko, walang kakwenta-kwenta. No, walang kakwenta-kwenta. Ano ba naman to? Uy, ba to ng malayo? Eh, parang walang lakas to eh. Ganun, ganun talaga yung lumatanim sa isip ko. No, pero siya pa yung natira. No, siya pa yung natira. Yung mga masisigasig, pag-angat, pagka-tawag nito, pag-kwan, dumadayo pa. So, speaking of dayo, minsan tuwang-tuwa yung iba eh. Dumadayo ibo ko, isang oras may higit. Ganun. Kasi ako, dumadayo yung ibo ko, pero after 30 minutes, o wala pang 30 minutes, nandito na. No? Diyan na sila, padapo na. So, base sa observation ko, experience ko, yung mga ganun, merong dinadapuan. No, o maaring nakikiligo sila o nakikituka, no? So may mga malalawak na lupa na kung saan may nakukuha sila doon ng mga minerals, doon sila mahilig manuka, no? Kaya nga nilalagyan natin ng grids 'yan eh. Kaya ako doon, pag may nagpunta diyan, may mga oil soil diyan, grids nakakalat lang doon sa may kwartas. Nililinis ko lang yung guys, no? Tapos bayaan ko silang tumutuka doon. So para hindi sila bumaba sa kalsada para manuka. Kasi
Malay mo, mahuli sila ng mga bata, no? Kasi nag-aanap yan sila, no? Siyempre, calcium yun eh. Kung kulang sila sa calcium, maghihanap talaga sila ng calcium, no? So, yung 3 to 4 hours na paliparan na yan, inuulit ko, maaaring makuha yan sa pamagitan ng pagpapalipad ng putol-putol, no? Maaari 1 hour, lipad, pahinga, no? So, ganun. So, ang problema, pag may trabaho ka, unlike sa mga mapera, kumukuha sila ng lupman, pwede lang magawa yon. Pero sa atin, na may trabaho at busy-busy, wala namang pambayad, hindi nga makapaglaro ng marami dahil kulang sa budget, hindi natin kayang gawin yung mga ganung bagay, no? So, umaasa tayo sa swerte, no? So, huwag niyo sabihin hindi kayo umaasa sa swerte. So, kaya nga sabi namin magkakaibigan, pagka time mo na manalo, wala kang wala silang magagawa, no? Kaya nga yung iba dyan, nagpapatotoo, no? May nakita ako doon na vlog, sabi niya, hindi ko nga napapalipad yan kasi trabaho ako, pero in yet, first overall champion siya. So, agaya sa akin, yung nag-champion ko rin, hindi rin nalipad yun, no? Baga tamad talaga. At saka, yung 3 to 4 hours na lipad na yan, no? Yung 4 hours na lipad na yan, maaari yan sa mga edad na mga bata pa. Yung mga edad na 3 buwan hanggang 5 buwan, no? Maaari mong makita yan dyan, no? Pero pag umedad na sila ng 8 buwan, nung namamaris na sila, wala na talagang, kung magsasabi ko na 10% na lang o 20%, na ang lipad nila makikitaan mo ng gano'n, no? So kalimitan niyan, iikot na 3 beses, 4 na beses, 5 beses, pinakamarami na 'yon, tapos bababa na, no? So pag namamaris na kasi ang isip nila wala na, ayaw na nila maglaro eh. Ang isip nila makasettle na sila, magkaanak na sila, no? Parang sa mga tao, pagka binata ka, no, kay dadan mo ng 16, yon, pag nakahawak ka ng bola, lagi ka sa court, batang court, no, malakas resistensya. So, yung bata na napakalakas, maghapon sa court, hindi mo lang napapagod. Pero pag once na tumungtong ka na ng mga 22 pataas, malakas ka pa rin, pero iba na yung isip mo. Kailangan mo ng magtrabaho, may girlfriend ka na, kailangan mo nang masettle, gusto mo na mag-asawa, ganun na yung isip mo, kaya tinatamad ka na rin. Maaari magbabasketball ka pero paminsan-minsan na lang kasi magtatrabaho ka. So ganun din sa kalapate, no? Sa kalapate, no, pag umindad din ng mga ganun, tapos kaya ako hindi ako naglalaro ng kwan eh, ng old bird, kasi although na sinasabi nila magulang malaki ang chance ang manalo. So, hindi ko kinuha yung ganong pananaw nila. Okay sa akin yun. Pero, sa akin kasi, mas gusto ko yung young bird ng nilalaro ko. Mas malakas sila kaysa sa mga old bird. Lalo na pagka nagsubo na yung kalapate, ayaw na ayaw ko na yung ilaban, no? Guys, no, napakasarap naman na pag-usapan talaga yan, no? Yung 3 to 4 hours na kwan, no? So, kaya nila nasabi yan, guys, no? Kasi na-experience nila siguro. Tinutukan nila ng gusto, no? So, yung iba nga sabi, pakita mo yung video mo na walang walang patid na 4 hours na lumilipad sila. So, hindi na kailangan yun, no? At saka, lalo-lalo na sa mga newbie, ito, opinion ko lang to, no? Huwag kayong magagalit, no? So, huwag kayong masyadong baser, no? So, kaya lang nasabi nila yan dahil siguro nakuha nga nila yung mga ganong oras ng pagpapalipad ng kanilang mga kalapate. So, siguro hindi naman nila bibigyan din yan. So, hindi ako kumakampi, ah. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamatagal na experience ko simula nung year 2000 pa, 1999, pero bata pa, 1986, may kalapate na ako eh. Hindi pa ako na-experience ng ganong katagal lumipad, no? Kasi nga, dito sa atin,
makwan dito eh, mainit, no? At madaling mapagod yung mga kalapate. Mabilis po mapagod yung mga kalapate, may bumili kasi guys, no? So dahil sa init, sa klima natin, so ang tendency, nauuhaw sila, no? At talagang bababa at bababa sila, lalo na pagka mainit na, no? Kaya nga yung iba, sinasanay nila yung kalapate nila pag mainit, nagpapalipad. Ganon din ako, no? Gusto ko yung kalapate ko sanay sa init kasi nga yung karera natin dito, kung hindi ismas, hard race yung mainit, no? So kailangan both consequence, kaya ng ibon mo. So pero sa ulan guys, wala talagang matatag niyan, no? Kahit tayong tao talaga sumisilong, pati sa init wala rin matatag diyan, no? So ang kailangan lang natin, masanay tayo sa mainit, may magagawa ka pa eh, sumilong ka. Ganun din naman, pero kasi pag nabasa ka kasi, lalong-lalo na sa ulan, no? Nabasa yung pakpak mo, mapipilitan ka bumaba. So pagbaba mo, maigi kung ng kalapati mo, maigi kung makakababa sa magandang lugar na hindi silang mahuhuli o walang mangsasalbay sa kanila, much better, no? So yung pagpapalipad ng 4 hours na yun guys, kung kukomputing ko, kasi kami dati Lucena, 96 yata o 92 kilometers air distance, kinukuha po yan ng 42 to 45 minutes. Dati yan na yung mga year 2000. So kung 4 na oras, walang pakmid ang liparan, maaaring yung hanggang kwan na yan, hanggang Sursogon na yan, no? So Maning-Manila lang yan hanggang Maynila. So maaaring humakot ka talaga ng mga lapwiner dyan, no? So dahil yung kalapate mo, malakas yung stamina, which is good, no? So kaya nga tayo nag-eksperimento, no? Hindi lang sa linyada, kundi sa mga supplement na ginagamit, no? Para ma-boost pa natin yung energy, no? So regarding dyan, may binibenta po ako na booster, lucky booster na sinasabi ko. So malaking makakatulong o malaking bagay yan para mas tumatag pa yung kalapate niya sa liparan. Pero hindi ko sinasabi magyong 4 hours, no? So much better kung yung 4 hours na yon, maipanalo pa nila, no? So dyan nila mapapatunayan kung magpapanalo sila sa karera ng kalapate. Talagang thumbs up na yung mga players. So ngayon, medyo binabas pa. Kaya kasi wala pang napatunayan yata, no? So yun ang problema ron. Kasi alam nyo, ang mga fancier, ito, hindi naman sa, alam nyo, dito sa larangan ng pagkakalapate, showbiz to, no? Lahat na lang pinapansin, no? So ako kasi, napag-usapan lang natin to kasi nga, masarap pag-usapan eh, kung tunay ba nangyayari. Pero sa akin, hindi pa nangyari yan, no? Pero nakakakita talaga ako mga 2 hours, no? 2 oras. Yan, malaki talaga yan. Nakakapagpalipad talaga ng mga ganyan, lalo na pagka maganda yung klase ng patuka mo. So bawat kan may mga patuka din yan, no? So hindi sinasabi yan kasi sekreto yan eh. So yung iba nagsishare, pero yung iba hindi naman naniniwala. Kumbaga parang kasi kulang sa pagpapaliwanag o kulang sa ano, yung mga supporting documents, no? So parang sabi nila, ganyan, ba't ganito lang yung kinakain? Bakit ganun? So ako naman, experience ko, one day one eat lang yung kalapati ko, no? Bakit one day one eat? Di ba sila namamayat? So kasi pag nasanay sila na ganun lang yung kain nila, hindi rin sila kakain ng marami, hindi rin nila kaya. So parang sa tao yan, kung nasanay ka ng konti, no, konti lang yung kakainin mo, hindi marami, no? So ganun din, no? Kaya nga yung mga kalapati natin, sinasanay natin magpaliparin ng paliparin para tawag na ito, talagang lumakas sila, no? So parang mga athlete yan eh. So kagaya rin sa mga tao, siyempre para makuha mo yung limit mo, tumakbo ka ng tumakbo, sanayin mo yung sarili mo para makatagal ka. So ganun din sa kalapate. Pero kailangan lang din may disiplina ka. So sa kalapate naman, kailangan mapag-obserba ka, no? Baka
Sabi mo nga good pa yung kalapati mo pero hindi na pala, no? So paano ko nasabi yan? So susunod pag-uusapan natin yan. Pero ano nasasabi nyo guys, no? So nasabi lang nila yan all in all dahil siguro na-experience nila. Pero ako hindi ko masasabi dahil hindi ko nakita sa sarili kong mata, no? Pero magandang simula yan na may nagsasabi ng ganon. At least nag-upgrade na yung pag-aalaga ng kalapati dito sa Pilipinas, no? So kanya-kanya tayo ng haka-haka, kanya-kanya tayo ng experience, no? So igalang natin yung bawat isa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag lang kayo makinig sa akin, no? Makinig rin kayo sa ibang nagtuturo. Hudaputin niyo lang yung mga alam niyo na mapapakinabangan ninyo, no? Kung sakaling sa palagay niyo mali yung ginawa ko, di wag niyo sundin, no? Yung sinasabi ko sa inyo, yung base lang sa experience ko dito sa akin look, no? So labas doon, wala na akong kwan doon, wala na akong pakialam doon, no? Kahit sabihin pa nilang 10 oras lumilipad yan, kasi may nakausap nga ako, kailangan within one day 8 oras, no? So hindi ko na rin papangalanan yan, no? Dahil wala naman nagtatanong. So maraming salamat dahil nakaabot ka ng tulo ng aking vlog, no? So see you next vlog guys. Kita-kita tayo, no? At marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa pag-aalaga natin ng kalapate. God bless you. God bless you.